Ito tuturuan ko kayo ng aral na hindi nyo narinig sa mga pipitsuging mga pastor at ministro nyo. Kailan itinayo ni Jesus ang iglesia? Note. Di ba sinabi niya dati, "Upon this rock, I will build my church." Sa panahong ito, imeron ng followers si Jesus, yung mga apostol nagbabautismo na. So meron ng group of believers si Kristo nung sabihin niya, "I will build my church." Even with the fact na may group of believers si Jesus, hindi pa sila officially na iglesia. So kailan niya itinayo ang iglesia? May nagsasabi, noong panahong ng Pentecost. Wrong. May nagsasabi rin siguro na noong post-resurrection. Wrong din. So ikumpara niyo tong ipapangaral ko sa mga pastor niyo para makita kung may unawa ba talaga sila. Tanong. Kailan itinayo ni Jesus ang iglesia? Anong sagot? Eto. Bago siya ipako sa krus, i-existing na ang iglesia. Basa. Acts 20:28. Be overseers to feed the church of God, which he purchased with his own blood. Existing na ba o hindi? Existing na po dahil paano niya bibilhin ng kanyang dugo ang iglesia kung wala pa ito noong panahon ng crucifixion, di ba? So necessarily, dapat existing na ang iglesia noong crucifixion para mabili ito ng dugo habang siya ay nakapako. That is logical. Sasabihin nila, hindi ganun. Ang dugo ni Jesus kasi ay transcending ang redeeming factor. Tayo nga sa 20th century ay nasasakop ng dugo niya kahit ito ay nakaraang 2,000 years ago pa ang crucifixion. So it's not necessarily existing ang church sa panahon ng crucifixion, diba? Not ang sabi. Transcending ang redeeming factor ng dugo, so kahit nakalipas ang maraming panahon ay sakop pa rin tayo ng dugo. May epekto pa rin ang dugo. May value pa rin ang dugo. Yes, tama ka. The thing is, magkaiba ang binili sa tinubos. Magkaiba ang purchased sa redeemed. The redeeming factor of Christ's blood is transcendent, whereas purchase is literal buying like buying in the store. Basa. 1 Corinthians 6:20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Anong sabi? Ye are bought with a price. Meaning, yung pagbili ng iglesia sa pamamagitan ng dugo, literal yun na pagbili dahil may presyo o price tag. May bibilhin. May pambili. May presyo. So literal na binili ni Jesus ang iglesia. Pwede bang bibilhin mo yung iglesia na lumipas na ang pag-agos ng dugo? Logically, hindi pwede yun. So dahil literal na binili ni Jesus yung iglesia sa pamamagitan ng dugo ay binili niya ito noong umaagos ang dugo, di ba? Ganun dapat yun dahil literal yun na pagbili. Dapat present yung pambili na dugo at present yung bibilhin. Di ba? Sa kaalamang yan na binili ni Jesus yung iglesia noong crucifixion, ideologically, existing na ang Church of God even before the crucifixion. Ganun po yun mga sir. Thank you.